Eksaktong 5 taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa arbitral tribunal kaugnay sa West Philippine Sea. Pero nagpapatuloy umano ang pangaharas ng China sa ating mga mangingisda. Kaya naman sabi ni Vice President Leni Robredo, mas lalo natin dapat igiit ang ating pagkapanalo at gamitin ito para makipagtulungan sa ibang bansa. At yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. July 12, 2016, ipinawalang bisa ng arbitral tribunal ang basehan ng China sa pag-angkin nito sa halos buong South China Sea, kabilang ang sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero 5 taon matapos mapanalo ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China sa The Hague, hindi pa rin kinikilala ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Gate ni Vice President Leni Robredo, malaking panalo ito para sa atin, lalo't Pilipinas ang unang bansa na nagdala sa China sa arbitration. Sabi ni Robredo sa kanyang lingguang programa sa radyo, maaaring gamitin ng desisyon para makipagtulungan sa ibang bansang may mga isyu rin sa mga pinagagawang teritoryo. Bukod sa isyu ng encroachment o panghihimasok sa teritoryo ng bansa, malaki anyang epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisdang umaasa sa mga pinagagawang teritoryo. Marami yung epekto sa atin, pero yung pinakaramdam ka, Eli, itong mga maliliit na mangingisda natin na yung pinagkukuhaan ng hanap buhay nasa dagat natin. Pero yung experience talaga nila, naghahanap buhay sila sa sariling parang within our exclusive economic zone, pero tinataboy sila. Sa naturang programa ay kinuwento ng mangingisdang si Ernie Egana na minsan na raw silang hinabol ng speedboat ng China nang sumisid sila sa Baho Masinloc o Scarborough Shoal para mangisda. Kinukuha rin daw ang kanilang mga napangisda kapalit ng noodles at isang boteng alak. Tuwing madaling araw po, ma'am, umakit po sila sa bangka na po namin, ma'am. Nakalokay po nila yung isdang huli namin. Pagkatapos po, ma'am, yung lahat ng magandang isda, nakuha po nila. Kasabay nito, mahigit 2 taon matapos mabangga ng Chinese trawler ang fishing boat ng mga Pilipinong mangingisda na Gemver 1 sa West Philippine Sea malapit sa Recto Bank, sinabi ng Department of Justice na hindi pa raw tapos ang negosasyon. 12 million ang hinihinging danyos ng mga mangingisda, pero 3.6 million lang ang counteroffer ng Chinese company na nagmamay-ari sa trawler. Dati nang sinabi ng Malacanang na hindi pwedeng ipatupad ang arbitral ruling dahil wala naman daw enforcement mechanism ang desisyon. Gayunman, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi isinasantabi ng gobyerno ang desisyon at ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinaigting na rin daw ng gobyerno ang pagpapatrolya sa ating karagatan. At iginiit din ni Pangulong Duterte sa UN General Assembly na bahagi na ng international law ang arbitral victory ng Pilipinas. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.